gagawin natin ngayon ay center flat bottom na rectangular to round. Ito yung ating ano gagawin. Ito sa picture. Yan. Di simulan natin. Lagyan natin dito ng alawan sa gilid ng ating ano papel. Lagyan natin ng 10 mm. Kita natin. Bali malakas kasi ang ulan, nag-uulan ngayon, may bagyo at may bagyo kasi ngayon eh. Naisipan natin mag-upload. Yan ang gagawin natin 100 by 50 by 120, no. Tapos ang diameter natin ay 100. Gawa tayo ng 100. Yan. Sukatan natin. 100. Ay, sama na natin yung 50 sa gitna. Lagay na natin. Yan. Maraha natin ito. Okay. Sama natin yung 50. Tapos natin yung 50 dito. Yan. Yan yung gitna. Nagitna natin ito kanina eh. No? Barahin na lang natin ito. Yan. Yan. May center na tayo, no? Kaya mang 100 diameter yung ating kukunin na bilog, no? Ito naman ay 50. Kaya dito na tayo magsimula ng pagkumpas sa gitna. Kasi 100 by 50 yan. Pasa natin yan. Ayan. Ito yung ating flat. Ano? Ito yung flat natin. Tapos, hati-hatiin natin itong ating bilog. No? Ito tayo maghahati. Punyan natin yung ano. Ito na yung kalahatiin yun. Ano natin? Check natin. Ayan o. Hati na. Kaya, tignan rin natin ito. Tingin natin yan. Bila. Adjust na lang natin itong ating ano, kumpas. Yan. Alam, makita lang natin. Kaka-diferensya, no? Hindi pareha. Adjust na lang natin yan, no? Kasi, nakita naman natin. Yan. Ito yung ating mga hinati, no? Bali kasi ito lang kukunin natin eh, itong side na to. Yan, ito lang. Ito hindi na, no? Kasi U-type tayo. Kuha tayo ng triangulation. Ito tayo kuha ng triangulation, no? Para dito sa side na to. Kumpas lang natin ito dito para ano. Yan. Dito na naman yan eh. Ito.
number 2. Tapos natin yun. Yan. Itong number 3. Yan. Tapos itong number 4. Natin. Yan. Kunti lang difference yun, ha? Airbite natin. Oh! Tumama lang din halos dun. Halos parehas lang yan. Tapos itong ating height, high 120, nakuha tayo 120. 120. Yan. Ito yung height natin. Ito natin, yan yung kumpas natin mamaya. Yan, galing dyan. Ito yung height natin. Lagyan na rin natin yung height natin para dito naman. Sa side na to. Ito na rin tayo magla-triangulation. Yan natin yung height. Yan. Yung itong para dito, dito na natin yung compass. Dito sa, ano na to. Sa side. Ito yung number 1 niya eh. Kaya, hindi bali dito na tayo. Sa number 2. Flat kasi siya eh, kaya hindi na siya haba. Yan. Okay. Yun. Lagyan natin ng number. Ito yung ating number 1. So, number 2. Number 3. Ito, bumalik dito eh. Number 4. Yan, number 5. Bumalik din naman ulit lang dito. Sintra, no? Tapos ito. Number 1 niya, ito rin. Tapos 2, 3, 4, 5. Sali natin. Sali natin. O, tayo na ang panibagong, ano, no? Papel. Bigyan natin na lang ng allowance. Angat tayo ng mga 30, ano, mga 25 ko. Galing dito, ayangat natin ng konti. Kasi baka malaglag yung ating allowance. Mamaya. Medyo ano yan eh. Sisipa, pababa yung kabilang, ano, kabilang side. Marahin natin ito. Tapos, sukatin natin itong ating pen. Halos 280 siya, 140. At yung 140. Tapos, kunin natin to yung ano, ito. Ito yung kunin natin, 50, no? Kasi ito yung kukunin nating side, eh. 50. Ito tayo ng 25. Galing sa sentro nitong ating binuhita, ano lang. Ito yung 50 natin. 50. Yan, dito yan, no? Kita natin, ito yan. 50. Kaya, isali natin. Ito yung height natin. Height natin. At tayo dito. Bali, ito yung number 1 natin sa lubong. Ito yung dito tayo mag-uumpisa. Pag ganun tayo. Ito yung plot natin. Lagyan natin dyan. Yan. Ito yung side na yan. Kunin naman natin itong kabila. Yan. Lagyan natin dito. Bali, ito yung number 1. Number 1, ano, ito yun, no? Ito, tsaka ito, nagtagpo ng dalawa. Kukulin muna natin ito, pag ganito tayo. No, pag ganito. Kukulin natin yung, ito yung nakuha natin ito kanina. Sulun natin itong number 2. Ito yun. Number 2.
avocado natin dito. Yan. Kuha tayo ng granil, no? Ay, compute na lang natin. Compute na lang natin kasi yung ating diameter ay 100 diameter times 3.14, no? Ano yan? 314. Divide natin sa 16. Mapatak yan ng halos kalahatian ng nun. Gawin natin 19.7, no? Yan yung ating magiging panukat dito. 19.7. Yan. Ito yung 19.7. Dito natin lagay. Sige natin panukat dyan. Hindi tayo ay nasa number 2 na, no? Number 3 tayo. Dito tayo. Ano natin itong number 3. Ito yun, no? Dito yun kumata sa guhit. Sundan lang naman natin ito eh. Kung saan pumalo yan. Yan yung kukunin natin. Number 3. Ayun, 19.7 yun, no? Number 3. Teleport tayo. Maubos na yung ating ano, laki ng oras natin. Ito tayo, number 4. Number 4. Uy, alas pumatak lang din dun. Kunting diferensya lang. Kunting diferensya lang. Larga na yan. Pwede na yan. Number 5. Nasa number 5 natin? Oh, yan. Bumalik din halos tayo dito sa baba natin. E di, ginulang ko rin natin yung ano, dati. Pati lang natin ilagay. Okay. Nakuha na natin itong side na ito, no? Ito. Hali, ano natin ito? Lagyan natin ang buwita natin. Yan. Para kunin natin yung height, baliktarin natin yung kumpas. Dito yung ano, yung ating talim sa baba. Tapos, follow natin dyan. Yan. Yung 100, kasi 100 by 50 tayo eh. Lalo na yung pinagsalinan natin yung 50. Kunin natin yung ano, mula dito sa ating ano, dito sa center point na yan. Kuha tayo ng 100, no? Hanapin natin yung pinagkumpasan. Ito yung 100. Yan. Kalahati niyan is 50. Ah, pwede na natin murahin. Yan. Tapos, dito tayo sa taas. Okay. Tapos, lagyan natin ang bend na sa bend, para sa bend. 1, 2, 3. Ah, dito tayo. Lipat tayo dito sa kabila. Yan. Yung bend natin. Kunin natin yung ano natin. Ito, kabila. Kabilang side. Ito yung height natin. No? Itong kanina, nakuha natin ito. Nilagay natin dito sa kabila. Dito na tayo sa number 2 ngayon. Ito yung number 2 natin. Lagyan natin dito. Number 2. Halos sumama lang din yun. Hindi lang diferensya. Halos ang pang-abot lang. Ano tayo? Kasi yung ginagamit natin. Eh, no? Masyadong accurate kasi lapis, bullpen. Makapal yung ano, yung makapal yung mga talab. Tulad ng kumpas, guhit lang talaga siya. Dito tayo sa number 3 na. Number 3. Number 3. Ayan. Lagyan natin yung ano natin 19.7 dito. Ayan. 2, 3. Balik tayo dito sa number 4 na.
kita itu. Number 4. Yan. Score na rin natin yung 19.7. Number 5. Yan. Number rin natin. Lagyan natin 19.7. Sa AutoCAD, madali lang ito eh. Layout. Ayan. Barahin natin. Barahin natin ito. Ito yung ating gugupitin. Kailangan natin ito. Ayan. Balik na rin uli natin yung kumpas. Para makuha natin yung ating 100 na sukat na para sa iyo type. Bas natin din. Putol-putol ah. Yan. Ganun lang naman ang process. Kunin natin yung 100 diameter. Ah, mm. 100 mm. Saan na yan? 100 mm natin. Yan. Galing dito, no? 100 mm. Barahan natin yan. Yan. Ito yung ano natin eh. Nababa yung kumpas. It's 50 kalahati. Ito yung barahan natin. Yan. Okay. Finish na tayo. No? Lagyan natin ng ano para sa bending. Lagyan natin yan. Kapila. Ay, okay na. Yan. Okay na, no? Ilagay natin itong allowance natin. Lagay natin lagay natin ng 10 mm. Allowance. Ano lang ito, no? Ilagay ko lang dito yung allowance, 10 mm. Depende naman kasi yan kung ano yung gagawin mong ano eh. Kung ano yung allowance na hinihingi eh. Ito, lagyan lang natin ng 10 mm. Ayan. Uy! Mali yung ating nalagyan ng alawas. Yung ating guhit pala dito, ano? Sorry. Dito tayo, dito tayo. Naligaw. Naligaw yung bullpen. Mali yung nalagay na allowance. Mali yung naguhitan. Yan. Itong ating engrape, pwede natin itong lagyan na ng allowance din na 10 mm. Kabilaan. Yan. O kaya, ito lang naman. Yan. Ating allowance to. Pwedeng hindi rin natin ito lagi ng allowance, ano? Kasi yung isa naman, ang walang allowance, ano? Magpapalit ng yung dalawa eh. Pero pwedeng lagi ng allowance to, yan, kabilaan na, yung kabilang pagpinatter natin ito, tatanggalin na lang natin yung isang, ano, yung allowance ng isa. Kasi mayroon na itong allowance pareha eh, para sa engrape. Nilagay na natin pareha. Pares na meron na. Yan. Okay, digupitin natin para makita natin yung isang bayang ating matalas na gunting. Ah, dito pala. Natabu ko na ng ano, ating papel. Yan. Gupitin natin itong pattern. Para makita natin. Yan, sinasabi ko kanina eh, no? Kaya nag-ano tayo eh. Tinaas natin yung allowance eh. Kasi medyo ano yun eh, bababa yung ano.
medyo mag liliter is to. Yan. Pwede natin ito. Ito yung lawas natin, ha. Kaya nilagyan natin ng tapyas. Pwede na natin dito. Okay. Yan. Ganun lang kasimple yung ating ginawa. Na. Sa bend. Ayan natin sa binder yan. No? Ito na yung mga binding. Binding yan. Pero gawin natin para makita lang natin bend natin dito. No? Sa ano natin. Ito yung binding yan. Sa ating roller. Ayan yung binding niya. Liktad rin natin. Pinaliktad na po. Ubos na. Yung bending yan. Pag nabid na yung giro, may ano na yan eh. Madali nang mabilog. Pero kung minsan, sobra no, hirap din. Mahirap din buuin. Yan. Okay. Ito yung ating, ano, pattern. Yan. U-type tayo. Ayan o, ha? Kuha tayo ng isa pa. Papattern natin to. Kaya makita natin ito. Itong ating ano, binuo kanina. Ayan yan, ha? Bali, ito yung ating flat. No? Flat. Ito yung bottom, no? Flat natin. Kaya flat bottom tayo, center. Dito naman yung center, no? Ayan. Okay. Okay na, ito natatapos yung ating ano, ginawang rectangular to round ng center flat bottom. Maraming salamat ulit sa inyong panood.